Hello guys, may share lang ako sa inyo tulad ng ganito. Kung ano yung sign na gusto magpakasubo nung hen doon sa cock. So ito, mapapansin nyo dito, yung cock ay nasa butas, tapos yung hen ay nasa perch. So makikita nyo dito sa hen ay parang tatango-tango siya kapag gusto niyang magpasubo doon sa cock. Ito ah, abangan nyo. Ayan. So ayun yung makikita nyo, ayan. So ayun yung sign na gusto niya magpasubo sa cock. Ito pa, meron pa dito eh. Ayan. So ayun, yung ginagawa ng hen na yun, gusto niyang magpasubo doon sa cock, doon sa partner niya o sa magiging partner niya. Katulad lang din ito doon sa kabila. So yung cobalt din sa kabila ay ganun din ginagawa doon sa wild type na kabilang kulungan. So tumatango-tango din siya para magpasubo doon sa wild type natin. Ayan yung wild type natin. Etong wild type natin tapos yung white collar doon sa kabila, magka-partner yon yung nabili ko. Banded daw yon. Tapos nung nagtagal sa akin ay ano pala sila? Pares pala silang cock. So mabuti na lang nung nilagay ko sila sa flight cage, may naparesan sila na dalawang hen na cobalt din. Yung dalawang cobalt ay magkapatid. So, yung dalawang cobalt na magkapatid, naparesan ng yung banded pair na parehas lalaki. So, maganda yung ano nila, yung taste nila, parehas silang tipo. Kaya, ayan. Maayos na yung ano natin, yung pairing natin dito sa wild type. So, nagsusubuan na yan. Nasusubuan na rin tulad nung nasa kabila. Tapos, may gusto lang din ako i-share sa inyo. Yung, alam nyo ba yung, naalala nyo pa ba yung maling pag-ibig? Kung naalala nyo yung maling pag-ibig, ay i-share ko na sa inyo yung balita sa kanila. Pero kung kayo ay hindi nyo pa alam, or hindi pa kayo updated sa maling pag-ibig, meron tayong mga video dyan sa ating playlist. O kaya, eto, i-share namin sa inyo mula una hanggang ngayong update. So, simulan na natin to. Tara na, let's go! Okay, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung ibig sabihin ng maling pares, maling pag-ibig, ito yung merong tao na nag-aalaga ng parakeet tapos African lovebird. So nagpartner yung alaga niya tapos nagkakaroon ng subuan, nagkakaroon ng mating. So ito yung part na sobrang unique na magkaroon ng pair. Kasi tiga mo, parakeet tapos African lovebirds magkapares. So ito yung parang mahirap paniwalaan, like wala naman masyadong gumagawa nito dito sa Pinas, pero sa ibang bansa meron. Pero ito na yung chance natin na makita or masubaybayan yung buhay ng maling pag-ibig ng parakeet tapos African lovebirds. So meron tayong tatlong part na ipapakita sa inyo tapos yung update. So ito yung part 1. So dito makikita nyo na yung parakeet ay yung kulay dilaw. Tapos yung African lovebirds ay yung kulay puti na may pagkaano to eh. Alps 1 kasi to. So ayan, makikita nyo na gustong pakainin ng parakeet yung Alps 1. So ayan, nakikita nyo tumatango-tango yung parakeet at sobrang napaka-astig. Tapos ito na may part 2. Ayan, yung part 2, andito na yung makikita nyo na nagme-mate sila. Ayan, hindi natin masabi na bakit may ganitong ingon. Bakit may nag-aalaga ng ganito. So, wala namang problema kung may iba-iba kayong inaalagaan, may iba-iba kayong ine-experiment tulad nito na yung parakeet at yung African lovebird ay nagme-mate tulad ng ganyan. So, wala namang problema sa ganyan, basta masaya ka sa pag-iibon, ituloy mo lang kung ano yung balak mo. Tapos, ito naman yung part 3. Ayan, nagsusubuan. So, yung parakeet ay sinusubuan niya yung African lovebird. So, yung African lovebird na to ay yung Alps 1 or yung non-eye ring.
So ayan, makikita nyo na sinusubuan, pinapasahan ng pagkain yung African lapwings. Tapos ayan, nagkukutuhan sila, kinukutuhan ng parakeet yung African lapwings. Napaka-astig nila tignan, nakakamangha kasi wala ka makikitang ganito sa kapitbahay nyo, sa ibang aviary. So makikita nyo lang sila doon sa mga nag-aalaga lang. So ayun yung tatlong part na na-share na namin or na-upload na namin sa aming YouTube channel. Kung hindi nyo pa yun na mga napapanood, pwede nyo pang ulit bisitahin dahil sa mga video na yun ay meron kaming ina-advise sa iba or may mga tips and advices kami sa pag-aalaga ng African lovebirds. Tapos tumungo naman na tayo sa pinaka-update ng African lovebirds x parakeet. So yung part 4, ito na yung part 4. Ayan, nagme-mate na naman sila. So gustong gusto na talaga nung parakeet na makipag-mate doon sa African lovebirds. So gustong parehas na silang gustong gumawa ng itlog or gusto nang magkaroon ng inakay. So makikita nyo dyan na sobrang excited sila. At ako rin na-excite ako sa kanila. Kasi tignan nyo naman, makikita nyo dyan na napaka unique ng pairing niya, yung may-ari ng ibon. So mapapansin nyo dito sa video na mga to ay hindi sa akin tong video, galing to sa ibang tao na nag-share sa atin na meron siyang ganitong pares na nagme-mate or nagpaparami. So hindi pa sila nakakapag-itlog sa ngayon. Ayan, gumagawa pa lang silang itlog, tapos kapag nagkaroon sila ng itlog or nabuntis yung Alps One, ayun, i-share nila sa atin yung kanilang experience sa ganitong pairing. So wala namang mali sa ganitong pairing basta ikaw ay nag-aalaga lang. Dahil kapag ikaw ay nag-ibenta, syempre magtataka sila bakit ganito yung pairing mo, ganito yung parents na yung binibenta mong sisiu ay ganyan yung parents. So wala namang problema kung alaga, pero maraming magtataka kapag ikaw ay mag-ibenta. So napaka-astig ng ganito. Alam niyo, na-excite ako sa ibon niya dahil nagkakaroon ng ganitong pangyayari. So napaka-astig talaga. Kung nagugustuhan niyo tong yung alaga ng may-ari, bigyan niyo lang kami ng thumbs up, tapos subaybayan niyo lang palagi yung aming video tungkol dito sa maling pag-ibig. Tapos ayan nga. Gustong-gusto. Kaso nga lang, yung Alps One kasi malaki. So sigurado or panigurado, nahihirapan yung parakeet na ipasok yung kanyang ayan. So ayan, ang astig, di ba? Napakalupit nila. So ayun na nga. Ang astig ng alaga nung may-ari nito kasi meron siyang ganitong pairing na nagtitrigger na magparami na. So saludo kami sa inyo, sir, dahil nag-aalaga kang ganito, tapos sinishare mo sa amin na nag-mate sila. So huwag tayo mawala ng pag-asa na pwede palang magganitong pares. So kung gusto nyo mag-experiment tulad ng ganito na parakeet x African lovebirds na ng eye-ring or eye-ring, pwedeng-pwede yan basta magkakasundo sila na yung ibon. Yun. Tapos, ayun na nga. Ayan, tingnan na natin yung ating mga opaline. Ayan, napakaganda nila. Antagal ko dyan nakatambay. Siguro halos isa't kalahating oras nakaupo ako sa harap nila. Tinitignan ko lang sila. Kasi, napakaganda talaga. Napakaganda ng ibon. Ang magiging project natin dito kapag nagkaroon sila ng inakay, yung mga inakay nila, ipapares natin sa iba na ready to breed na. Lalo na, kunwari, yung mga inakay nila ay naging 8 months na. Ayun, ipaproject na natin sila sa ibang ibon. Tulad ng personata. Gusto ko rin kasi gumawa ng opaline personata. So, kasi, napakaganda ng itsura.
napaka-unique din kasi ano eh, transmutation eh, from Fissure, Opaline, tapos ipapares mo sa Personata. Diba? Napakagandang project yun. Tapos na nga, dito naman, kina Taas, dito sa Taas, na sobrang sugnit. Wala na yan, bahala na sila dyan. Wala naman sila masyadong ginagawa. Hindi pa sila nakikitang nag-made, pero yung hen ay parang, yung kak pala, yung kak doon sa pinakataas ay parang nagtitrigger na na gustong makipag-mate. Tapos, dito sa ating parakits, ayan, yung nasa duyan, magka-partner na yan, sa susunod ay ibubukod na natin sila. Hindi naman sa ibubukod, lalagyan na natin sila ng divider, ilalagyan na natin yung harap doon sa cage para magkaroon na sila ng oras na makapag-banding palalo na hindi na i-storbo ng ibang ibon, ng ibang kasama nila, tulad yung ayun o, yung dalawa. Sobrang kulit kasi niyan, lalo na yung ano, ayan yung blue na may dilaw, ayan, hindi ko kasi masyado alam yung mutation pa dito sa parakits. Ayan, ginugulo ng ginugulo niya yung matured natin doon sa duyan, ayan. So, siguro sa susunod na upload ay nakaayos na sila, nakahiwalay na. Tapos, ayun na, mas mabuti nang nakahiwalay sila para hindi sila na-store ko. Tapos, ito naman, tignan natin itong inakay natin dito. Kung ano na ginagawa niya. Ayun, natutulog lang pala. Nagpapahinga lang. Ayan, ayan siya. Lagi siya nandiyan, nagpapahinga kapag katapos ng kumain. So, huwag na natin siya masyadong stressin. Ayan natin siya magpahinga. Tapos, dito naman sa ano? Dulo. Sa dulo nating cage. Ayan. Mapansin nyo dito, ito yung pares natin na ayan yung libre. Ayan yung libre galing Nestbox. Tapos ito naman ay isang cock. Yung partner nito, hiniwalay ko na kasi cock din eh. So hindi ko na sila pinagsama dahil pare silang cock. So kailangan nakabukod yung isa para pumares naman sa iba. Ayun. Tapos ito siguro aalisin na natin yun kapag meron na tayong ibang kapares. Ipapares sa kanya. So ayan. Dito naman sa part na to, itong dalawang magpares na to, itong dalawang magjowa na to, ay mga ilang buwan na lang to, magpaparami na rin to. Kasi itong cock na yan, ay sobrang bata pa niyan. Mga ano pa lang yan, 7 months, 6 months to 7 months. Bali, matagal-tagal pa natin paghihintay yan para mag-mate sila. So, ayun na nga guys, no? So ayan yung ka-partner niya, yung masungit natin na green perso. So para malaman ng lahat, itong green perso na to ay matured na. Siguro nasa 1 year na to pataas. Tapos yung partner niya ay nasa 6 months or 7 months. So yung GP na yan na may bahid, ayan ay hen na sobrang matured, na marunong nang mag-foster, marunong mag-alaga ng itlog, marunong maglimlim ng itlog, at marunong magbuhay ng inakay. Ayan. So, maganda yung ibon na yan. Magandang material yan para sa pag-foster. So, kapag marami ng itlog dito sa ibunan natin, pwede natin ibigay sa kanila para i-foster nila. Tapos, dito naman sa flight cage, ayan, na, ayan lang sila, konti na lang. Parang ang gusto ko na silang tigyan ng sarili-sariling kulungan na double cage para itong flight cage natin dito ay mabigay na natin sa mga susunod nating bibilhin na Personata para makapagparami pa, di ba? So, ayun yung goal natin dito na makapagparami ng mga pares, tapos makapagparami ng mga itlog, ng mga inakay para marami tayong mapagbigyan ng mga alagang ibon. So, ayun lang muna ngayong video. Salamat sa panonood at sa pagsusuporta sa ating YouTube channel. Kung nagustuhan niyo itong video, bigyan niyo na kami ng thumbs up. At kung kayo ay bago pa lang sa aming channel, pindutin niyo na ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. So, shoutouts muna tayo. Shoutout kay Dennis Balabas, kay Lindon O, kay Cindy May Montesa, kay Kevin John Agravante, kay John Peter Nones, kay The Animal Lover Asher, kay Joshua Wedge, kay Ken Gian
Penis Zara. Shoutout sa inyo, Melissa Rojas. Kay Cedric Whitey. Tapos kay Lexiker Tiglaw. Shoutout din kay Ivan Rafael Peralta. Shoutout din kay John Dave De Jesus. Shoutout din kay Mark Alden Mariano. Shoutout din kay Brain Tweet TV. Shoutout din kay Mark Cleon Escario. And shoutout kay Joss PH Gamer. And shoutout din kay Hugot Kalakbay. Shoutout din kay Andre Arnisto. Shoutout din kay Jensen Pascua. Shoutout din kay Romel Anisete. Shoutout din kay Ronald Poblete. Shoutout kay Bird Hobby Student BGS. Shoutout kay Avriel Maranan. Shoutout kay Franz Gino B. Viray. Shoutout kay JJ Mora. Shoutout din kay Cyrus James Dabalos. Shoutout din kay Jerome Bauzon. Shoutout kay Sandy Pineda. Shoutout kay Romel Lagado. Shoutout din kay Sean Ace Regahal. And shoutout kay Michael Caranto. So kapag gusto niyo magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo. I-shoutout namin kayo sa mga video namin. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po din at sasagutin natin yan sa mga videos natin. So, salamat ulit sa lahat ng pagsusuporta at sa panonood nitong video na to. So, tapusin na natin itong video. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.